Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports Jack PH. At may pag-uusapan natin ang sinasabing trade na magsasalba sa koponan ng Golden State Warriors. Pag-uusapan at lilinawin na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang lumabas muli ang pagpunta ni Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers. Sa pagkatalo nga pong muli ng Golden State Warriors ngayong araw kontra sa Orlando Magic sa score na 130-129 ay bumagsak na nga po ang kanilang record sa 3 wins at 6 losses na may kasamang 4 game losing streak. Isa pa mga katrops, hindi pa naman nga po sila nakakakuha ng panalo hanggang ngayon sa kanilang mga road games. At ang nakakahiya pa nga po dyan ay natatalo pa nga po sila sa mga koponan na hindi naman itinuturing na contender. Kaya meron at meron nga daw po talagang seryosong problema ngayon sa loob ng kanilang team na dapat nga po nalang ayusin sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa kanilang mga problema ngayon ay ang kanilang napakalamya at napakahinang depensa na hindi rin naman nga po nalang agad-agad maayos. Bali ang nag-iisang paraan na lamang nga daw po upang masolusyonan ito ay kung gagawa man sila ng trade na magiging daan para makakuha sila ng malalaking pangalan gaya na lamang ni Miles Turner ng Indiana Pacers. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, magagawa lamang nga po ang ganyang klaseng move kung papayag ng Warriors na isakripisyo dito o i-trade ng kahit sino man sa kanila mga batang player na si Moses Moody, Jonathan Kuminga at si James Wiseman. Bali silang tatlo lang naman nga po ang player ng Warriors na mayroong matataas na trade value ngayon na sigurado nga pong hindi tatanggihan ng ibang mga koponan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang lumabas nga daw pong muli ang pagpunta ni Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos na pagkatapos lamang nga pong lumabas ang balita na sinuspend din na ng Brooklyn Nets ang kanilang superstar si Kyrie Irving ay marami na nga pong mga fans na nagtanong kung pwede na nga ba siyang kunin ng Lakers ngayon. Bali kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, ganitong ganito rin naman nga po ang nangyari noon sa dating player ng Miami Heat na si Meyers Leonard na hindi na nga po nakabalik pa sa kanilang team matapos siyang gumamit ng mga masasakit na salita laban sa ibang mga tao, lahi at relihiyon. Kaya inaasahan nga daw po natatanggalin na ng Brooklyn Nets si Kyrie Irving kahit humingi na ito ng patawad sa kanyang ginawang post sa kanyang social media account. Kaya kapag nangyari nga po yan, ay magkakaroon na nga po ang Lakers ng chance na makuha ito ngayong season. Alam naman nga po ninyo na isa nga po sa Irving sa mga players na naibalitang target na makuha ng Lakers sa nagdaang offseason, kaya sigurado nga po na hindi ito papalagpasin ng kanilang kuponan. Ngunit ayon nga po sa ilang mga eksperto, kahit man nga po maging available pa sa Irving ngayong taon, ay hindi na naman nga po makikipag-agawan pa sa kanya ang front office ng Lakers, lalo pat ayaw na naman nga po nila na madamay pa sa drama at issue nito na maaaring makasira pa sa kanilang kuponan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports Jack PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.